Full implementation ng exclusive motorcycle lane sa Commonwealth Avenue. Umpisa na ngayong araw. Ilang mga motorista na nahuling hindi sumusunod sa naturang designated lane na tiketan. Ang sentro ng balita mula kay Noel Talakay. Ilang mga motorista ang hindi pa nakakasunod sa unang araw ng strict implementation ng exclusive motorcycle lane sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, Quezon City. Kahit nagkaroon ng dry run mula March 9 na na-extend pa ng March 26 na dapat sana ay hanggang March 19 lang. Tulad na lang ng rider na nahuli dahil out of lane. Rason niya, first time niya dumaan sa Commonwealth ngayong araw dahil nagbayad lang ito ng kanyang pabahay. Walang kasi ang TV namin sira. Ganito rin ang rason ng isang driver ng garbage truck na bumabaybay din sa linya ng mga motorsiklo. Ayon sa driver ng truck, hindi siya dumadaan sa Commonwealth dahil nangongolekta siya ng basura sa lungsod ng Pasig. First time ko lang sir kasi nagalangan talaga ako kasi maliit yung pwesto, may mga ano... Sa basura po, basura ng Pasig. Pinara rin ng traffic enforcer ang taxi na ito dahil binaybay niya ang exclusive motorcycle lane. Isinisipa sa traffic at sa mga sasakyan kung bakit siya nasa lane ng mga motorsiklo at halos nagdadalawang isip pa ang taxi driver na ibigay ang kanyang lisensya. Sa sobrang traffic ay napasunod ako sa iba. Ayon sa Traffic and Transport Management Department o TTMD ng Quezon City, sapat na ang mahigit 2 linggong dry run para masanay ang mga motorista kaugnay sa nasabing lane. Hindi rin anila nagkulang ng pagpapakalat ng impormasyon ukol dito dahil ibinalita ito sa TV, radyo at iba pang mga pahayagan kasama na ang social media. Kaya ang lumabag ay titikitan at pagmumultahin ng 500 piso hanggang 1,000 piso. Lahat ng mga tao may mga kanya-kanyang rason. Gumagawa na talaga ng rason para makaiwas sa violation. Pero hindi na natin ino-honor yung mga rason na yun. Nagpaalala naman sila sa lahat ng mga motorsiklo, lalo na yung mga dadaan sa kahabaan ng Commonwealth Avenue ng nasabing lungsod. Ginawa ito ng programa ng gobyerno para sa mga motorcycle rider. Yan yung mga private car natin, yung mga four wheels, dapat wag na tayong dumaan dito sa motorcycle lane. As of 8 a.m., nasa 103 na ng mga motorista ang nabigyan ng violation ticket kung saan mga motorsiklo ang maraming bilang na nahuli na nasa 63 kumpara sa mga four-wheel vehicle, jeep, bus at truck na 40 lang ang tinikitan. Ngayong araw, nasa mahigit 100 traffic enforcers ang idideploy pero madadagdagan pa ang kanilang bilang sa mga susunod na araw para maipatupad ng maayos ang exclusive motorcycle lane sa Commonwealth Avenue. Noel Talakay para sa Bayan.